Maligayang pagbalik sa ating channel mga katiyats sa taong 2022. Sana ay siswertihin na kayo ngayon. At ako'y nagpasalamat sa puong may kapal at ako'y nakasurvive pa sa Typhoon Udet na rumaragasa sa Surigao City and brings a lot of devastation to the city. At isang buwan tayo na nawawala sa YouTube. Walang signal, walang electricity, generator lamang ang gamit dito at wifi napakahina ng signal, hindi tayo makapag-upload ng mahabang video. Anyway, ako'y mag-shout out sa ating lahat mga katiyats all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat dyan? At sa ating mga OFWs and Filipino contract workers, mga foreigners na nasa abroad, how are you guys? Okay, at atin ang umpisahan pagtalakay. Ang treasure marker na ang kahulugan ay treasure in the west side. Okay mga katiyats, kung tingnan natin ito ng madalian lamang ay talagang wala tayong makita dito kundi mga cracks lamang sa bato. At sabihin natin na natural na mga patterns lamang ito sa bato na gawa ng kalikasan. Ngunit kung familiar ka sa itong mga Yamashita treasure symbol and codes ay meron kang makitang very positive sign dito. Ito yung napansin ko guys. Akala ko nga na ito yung mga cracks lamang. Ngunit nang nakita ko itong sun na half lamang siya. Ganyan. At meron siyang tatlong rays. Yan kasi ay sa Yamashita code. Ang ganyan na sign ay half of the sun and then meron siyang line sa baba and then merong mga sun rays. Ang kahulugan niyan ay go to west side. Punta ka ng west. Ang ating problema diyan ay ang distansya. Okay? Ang sun or spoke symbols, kung full na circle yan, itong sa gitna, kung circle talaga yan na full, ang kahulugan yan, ang treasure ay nasa east. At ang paghanap ng item ay bilangin lamang kung ilang sun rays ang nandyan, ilang sinag ng araw, at yan din ang numero ng iyong hakbang. Example, merong 5 sun rays. Ang ibig sabihin ay hakbang tayo papuntang east ng 5 na hakbang or 5 meters. Okay, ang pagkakaiba nito sa west side na half sun, itong nandito guys sa kaliwa yung drawing ko. Okay, ang pagkakaiba nito ay kalahati lamang ito ng circle at meron siyang tatlong sinag lamang ng araw. So ano bang ibig sabihin ng merong tatlong sinag ng araw? Ibig sabihin ay meron tayong tatlong hakbang lamang na gagawin. So, isa, dalawa, tatlo, at yan ay going to west. Tamang-tama sa kanyang karabing ng bato. Kung saan nakatatak yan ay kung lagyan natin yan ng direksyon, ito yung east, ito yung west. Tamang-tama na dito tayo papunta sa west. Ngayon, ilang hakbang ba? That is 3 meters or 3 spokes, tatlong guhit, tatlong sinag, paputang west side. Okay, at ang iba pang mga simbolo na nandito guys, nandito yung Y sign na may dot. Ibig sabihin ay papunta tayo sa west kasi nandito yung dot. Ang Y ay tunnel or opening at itong linya, yan ang guide natin papunta roon. Okay, ito lang ang sundin natin na guide na lines papuntang west. At itong ibang mga kwadrado or square marker dito, yan ay nagsimbolo lamang ng boxes. It can be boxes of gold or boxes of jewelries ang nandyan or assorted boxes of
precious stones, gemstones, and assorted jewelries. Okay, so ang gawin ay punta tayo ng west sa 3 meters lamang. Wala na akong nakitang ibang distansya dyan, kundi 3 meters lamang. Okay? At kung mag-adjust tayo ng distances, alam nyo naman, galing sa bato na ito, ang pinakamagandang distances ay 3, 5, and 7 meters. Kahit 3 meters lang ang binigay ng spoke na ito. At kung wala tayong magkita sa 3 meters, punta tayo ng 5 at 7. Test dig ng 2 meters sa bawat hukay. So meron tayong tatlong hukay na gagawin na posibleng nandoon nakabaon itong nakatatak dito na square boxes or simbolo ng boxes which are square signs and symbols. Akin lang liitan or iksian ang ating video guys kasi hindi ako makapag-upload ng mahabang video kasi napakahina ng internet ng Surigao City. Nandito nga ako sa Agusan para mag-upload. Mahina rin dito ang signal kasi binagyo din ang Agusan. Okay, kaya minamadali ko lang ang paggawa ng video na ito. Anyways, this is partial analysis of your treasure marker sa inyong treasure site. At kung kayo'y magpadala mga katigits, ipadala nyo na lamang sa aking email, pwedeng sa Surigao San, pwede rin sa Facebook ang Omamori. At hindi ako magpag-reply sa inyo sa Facebook kasi wala nga signal, napakahina. At ako'y busy na ngayon sa pag-i-edit ng inyong mga pinadala na mga treasure marker. At ginagawan ko na ito ng video sa dahan-dahan na paraan. Malaki kasi ang problema ko dito sa Surigao City. Sira lahat, bahay, sasakyan. Mga kagamitan natin sa treasure hunting, nababasa. Okay, so tayo'y babangon muli. At wish you a lot of fortune for this year 2022 sa inyong lahat mga katiyats. May this year brings you happiness, good health, and of course, fortune. Ciao for now.